Bakit pagka halimbawang parang pinaniniwala ng ex mo na ikaw ang may kasalanan, yung parang minamanipulate ka mga kapatid, ay sinasakyan natin at pinaniniwalaan natin nito? Coach, ako may kasalanan eh, naging toxic ako, naging pabaya ako, narealize ko yung mga mali ko. Tapos mapapansin mo bigla na yung ex mo biglang nasa third party. Or biglang parang nag-e-enjoy sa freedom ng breakup na nangyari sa inyong dalawa mga kapatid. Hindi ba isang clear situation ito na dapat nating maintindihan na minanipulate lang po tayo ng ex natin para maintindihan mo at tanggapin mo na ikaw ang naging cause ng breakup? Na may karapatan po siyang sumaya ngayon, na may karapatan po siyang gawin ang mga bagay-bagay na yon, habang ikaw naman po ay nakikita niya na nagsisisi. Lahat ang mga bagay na to ay magpapalakas sa ex mo at talaga magmamotivate sa ex mo na ikaw ay iwanan. Ang tanong ngayon mga kapapong, hindi ko naman po sinabi na naniniwala ako, coach. Hindi ko naman po binigyan ng confirmation or validation na ako po ay naniniwala doon. Pero, hinahabol natin. Pinapakita natin kung gano'n natin siya kamahal. Pinaparamdam natin kung gano'n natin siya kailangan mga kapatid. At we feel very sorry sa nangyari. Lahat ng mga bagay na to mga kapatid ay parang kinonfirm mo na po na ikaw nga po ay sadyang mali at tama po ang mga sinabi niya. Uulitin ko po mga kapatid, by just simply pursuing your ex, kahit nga po ganito ang nangyari ay parang tinanggap na po natin at inamin sa ating sarili at sa ex natin na tayo nga po ang nagkamali. Mas maganda mga utol na huwag tayong pumayag dito, ipakita natin yung cause and effect sa nangyari. Hindi yung parang paniniwalain natin siya or maniniwala tayo kapatid sa sinabi niya na tayo nga po ang mali. Hindi po dapat ganon ang ipakita mo utol. Be strong, be calm, be confident at pakita mo po na kaya mo pong mag-move on at kaya mong maging emotionally stable, kaya mong mag-move forward kahit po wala siya kapapong.